Ayan, bali makikita niyo yung port of calls ng Queen Mary, Duke, Queen Victoria, and FTI Berlin. Yan yung mga port of calls na inuntahan niya yung ano nga, transatlantic from Southampton to New York. Pababa dyan sa, ano nga, dyan sa may Caribbean, tumawid ulit, babalik naman dyan sa, mapuntang ulit ng Europe, then Europe to, ano nga, yung Caribbean, tumawid dyan, dyan may Panama dyan. Then, meron naman pupunta ng South America, pupunta ulit dyan ng USA, then tumawid dyan sa Pacific, sa Hawaii, sa Guam, then pabalik ulit ng South America, then yung nga, papunta ng New Zealand, Australia, and some places in Asia, then patawid naman dyan, tumaan sa ano, Indian Ocean, papunta dyan sa Middle East, papunta dyan ng Madagascar, South Africa, then tumawid dyan sa Egypt, dyan sa Suez Canal, then yung nga papunta naman dyan sa ano, dyan sa Black Sea, sa Ukraine, then after dyan sa mga Istanbul, yung sa Bulgaria, then sa dyan sa place ng Greece, then after Greece, dyan sa mga place naman dyan sa Croatia, then dyan sa Italy, mga place ng Italy dyan, maraming place dyan sa Italy. Then after then sa Italy, yan, papunta naman dyan sa Norway. Yan, maraming place dyan na ano rin. So, yan nga, yung mga pathway naman na ano, yung biyahe namin. Yan, makikita nyo yung mga pathway. Yung pagtawid namin dyan. Then, after that, yan nga yung mga picture na kuha ko, mga selfie at mga ano, ayan, makikita nyo yung mga iba't ibang lugar na napuntahan ko. Sana you follow my vlogs na lang para makita nyo yung right place na ng mga napuntahan ko na gusto kong i-share sa inyo yung mga place. But before I proceed nga, sana nga don't forget to subscribe, like, and share nyo na rin itong ano sa mga friends nyo. And also, hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back again to Marciano Singson YouTube channel. But before I proceed, please subscribe muna. Sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please subscribe. Then, push the notification bell para ma-notify ko kayo sa mga ina-upload kong video. Then, like nyo na rin and share. So, yan yung Alghero town in Sardinia, Italy. So, yan, makikita nyo yung, ano, yung place niya. It was back of the, ano nga, yung Porto Torres. Yan nga, makikita nyo yung place niya. Medyo mas malaki siya kaysa doon sa ano, Porto Torres. June 15, 2013, yan nga, yung sinasabi ko, when we dock, naka-anchorage kami dyan ng Queen Victoria. So, yan, makikita nyo yung place niya, yung mga ano. Yan, may mga, ano siya, horse, ano nga dyan na, ano, pas yan, may mga parang, ano si, ano nga, ayun, what do you call this? Not a submarine, parang, ano lang yan eh, for coral, ano nga, watching. And also, may mga train doon na, ano, to ano nga bring you around the vicinity ng ng Alghero. So yan, makikita niyo yung place niya paligid ng ano, it's almost seem like ano yan eh, yung place na yan parang surrounded by ano nga yung place niya, protection nga yung the island nga. So, yan, makikita nyo yung mga iba't ibang structural niya na almost century old na rin yung mga ano dyan. Tapos maraming mga sailboat na naka-dock. Yan, na ano, maraming nagsisailing din dyan sa place na yan. Maganda yung lugar na yan. One of the, ano nga, na medyo, na, ano ako dyan sa place na yan. Napuntahan ko na ano, medyo, ano lang naman, maliit siya yung naiikutan, pero meron pa rin siya sa may kalayuan. Marami pa rin naman mapupuntahan dyan place na, ayun nga, hindi ko nga lang na. Tapos isa pa sa pinupuntahan dyan yung mga beaches. Yan, yung mga ano, kadalasan naman mga pinupuntahan ng mga guests dyan, bukod dyan sa mga tourist spot, yung mga beaches din, yung mga ano,
So yan, makikita nyo yung mga structural niya na talagang century old, and also yung Queen Victoria was ano nga, anchorage far from ano nga vicinity. So yan yung mga lumang mga ano na ginagamit nila. Siguro 1900 yan, during World War 1 pa yan, wala pang, di pa uso nun yung mga ano talagang steel cannon, yung mga ano. Yan, makikita natin, napapanood natin sa old movies yung mga ano yung gamit nila yan dati noon. Yan, parang mga improvised ka ano yung ano, what you call this cannon na ano yung nga. So yan, isa sa mga coffee shop dyan na ano, you know, ano yung mga nag ano nag-stay yung mga guests for some relaxation. Sa akin naman, ang ano ko lang naman dyan, purpose ko, pagka lumalabas ako dyan, talagang sightseeing lang ako. Talagang ako dyan. Hindi ako, not like, siyempre, yung mga guests, yung mga ano, talagang they taste all the, ano nga dyan, yung mga foods, mga ano nila. Talagang, inaanohan nila. Ayan yung, ano, isa sa mga restaurant at coffee shop. So palagi ko diyan na ano ano lang. Ayun oh, makikita niya yung whole size ng ano. And also diyan yung Queen Victoria na naka-anchorage. Ayun yung lumang ano ginagamit nila pagka yung ano parang cannon na ano. Ayun mga improvised ano. So ayan yung street ano niya, yung ano lang naman ako diyan na street tour, yung mga lakad-lakad diyan sa mga street niya, tingin-tingin na mga ano wall, ano yung mga structural mga wall niya, tapos yung mga design. Ayan, makikita niyo yung mga door. Yan mga ano iba-ibang mga design na ano. So yan, makikita niyo yung mga ayun, church, one of the ano nga, yung isa pa rin sa mga church niya. Ayan, mga old ano na rin yan eh, mga bagay, mas maano, siguro mga nasa ano lang yan eh, 1900 yung ano niya, 1900 to 1800. Not like here in the Philippines, may mga iniwang mga structural din dito yung mga during Spanish time dito sa Pilipinas, yung mga 16th century, mga ano 17th, 18th century. Makikita nyo yung ano, yung isa sa mga dito sa Pilipinas, yung nasa ano nga Taal, yung one of the oldest and big basilica in the Asia. Yung Christian basilica yung ano. Tapos sa Intramuros, makikita nyo rin doon yung mga Manila Cathedral and Santo Domingo Church. Yung ano doon na mga makikita nyo yung mga old ano nga doon relics, mga ano. So yan yung loob ng church nila. Karamihan naman dyan sa Italy, pagka naano ka dyan sa Italy, talagang maraming mga Roman Catholic Church dyan na makikita. Saka marami silang mga nakaano talaga mga anong mga what do you call this, mga statue na nakaano sa loob, same like yung mga Orthodox, ganun din, pero mas marami yung sa ano nga Roman Catholic. So yan yung altar niya, makikita nyo mga altar na ano. Talagang ayan, pinupuntahan din ng mga ibang ano, yung iba naman diyan, mga buko diyan sa local tourists, yung iba naman diyan international tourists galing din sa ano, yung iba diyan galing ng Germany, galing ng France. Kasi usually yung ano namin diyan na fourth of call namin diyan nasa ano, nasa France, yung sa Nice. Doon yung fourth of calls ng ano basta yung biyaheng Europe. Pali doon nagpo-port sa ano. Dito naman sa gawing Caribbean, ang ano naman doon, ang port of calls ay yung Havana, Cuba. Yun yung port of calls doon. Then sa gawing
ano naman dito sa ano Germany naman, pagpapunta naman dito sa ano Norway, yan mga isa sa mga pinupuntahan ng mga ano ng FDI Berlin. Na, ito namang ano what we call this tong ano maraming mga fort of calls din ng ano katulad ng Queen Mary II, Queen Victoria, yung Queen Mary II almost in New York City, Brooklyn and Southampton, yan yung mga fort of calls niya. Pero sa ano world cruise, nagwo-world cruise siya, nanggagaling yan talaga sa ano nga, sa New York. Then kuminsan nag-halfway yung mga ibang port cruiser, mababa na rin sa ibang place sa ano what we call this sa may Caribbean, then sa South America hanggang patawi dyan ng ano patawi ng South Pacific papunta ng New Zealand and Australia. Sometimes mababa naman yan papunta ng ano South San Francisco. Ayun, nandito sa ano LA, tapos tatawid yung papunta ng Hawaii, yung papunta ng Guam, papunta ng Asia. Ayun yung mga routine na ano ng adalas ang routine ng ano ng Queen Mary to Queen Victoria sa, and also Queen Victoria passing through ano naman yun dito sa may Panama Canal. Not like yung Queen Mary to, it's very ano nga very big ano nga ship na ano nga hindi siya kasya tumaan doon sa ano hindi siya Panamax ano size yung ano, kaya umiikot siya ng South America. So yan yung mga ano mga isa sa mga place nga yan. Ito, papunta naman sa Europe. Yan, maraming halos napuntahan din yung Queen Mary II, Queen Victoria. Yes, a European country na to be followed sa mga ibang ano vlogs ko sa susunod. Yung mga ibang vlogs ko kasi na una na halos halo-halo naman kasi yun eh. Yung mga ano, yung mga na nagbiyahe dyan yung from Queen Mary to Queen Victoria and FDI Berlin. Yun yung mga naging ano ko. Pinag-mix-mix ko siya ng ano, para isang place lang sa mga ano, makikita nyo yung mga place. Ngayon ito, biyahe ito ng ano, biyahe ng Queen ano nga, Victoria. Nung ano, mapunta kami dyan, yan, medyo nakapag-ikot-ikot kami din ako dyan. Ano, hindi naman ako masyadong naka-duty dyan. Not like sometimes sa ano, basta ganyang anchorage, medyo busy kami. Hindi kami nakakapag, ano, dyan sa FDI Berlin. Kasi iilan lang kami mga, ano, dyan, crew. Not like yung, ano, talaga, Queen Mary II, Queen Victoria, it's a big ship and a lot of crew na talagang nag-serve. So yan, makikita nyo sa loob ng church nila yung mga sari-sari nga mga statue na naka ano, and also design their altar design. Yan, makikita nyo yung ano. Sa mga ano nga pala, before I forget, sa mga bago lang naman dyan, sa mga bago pa lang dito sa ano ko sa channel ko, YouTube channel, sana naman na just ano na lang just subscribe, free subscription naman to, and like and share niyo na rin tong video nito to ano nga para mapanood din ng iba, and also there is a notification bell, don't forget to push that para naman sa ano may update ko kayo sa mga na-upload ko mga video. Marami pa itong ano, to be followed dito sa anong to, tong video na ito. Ito, bali na sa Sardinia niya. It's a part of, Italy pa rin to, itong island na ito. Natapos ko na more than, binilang ko, more than almost 15 yung port of calls sa Italy.
na all around Italy yun, yung alas na puntahan namin, napuntahan ng napagtaka ng mga parkong nasakyan ng Queen Mary to Queen Victoria and FTI Berlin. So ito, bali ito, nasa Sardinia niya, the island from dito sa Mediterranean, is a part of Italy also. Tapos yung another island naman, yung katabi niya, is a Corsica na ano naman ng ng France. Yung bali parang pinaghati nila yung malaki ring island to, itong yung Sardinia and Corsica. Talagang kaya maraming port of calls na dito. Magandang lugar na mapapasyalan. Mga old, century old na mga structural. Magaganda yung mga view. Then after this nga, yung ilang vlogs pa rin na may share ko dito sa inyo, itong island of ng Sardinia and Corsica. Siguro mga 8 vlogs to. Then going to France, yung mga ng France ang susunod. Medyo matatapos na itong Italy. Yung sunod-sunod naman yung mga na-share ko from UK to USA to Canada to Caribbean, then South America, mga port of calls dyan, then papunta ng USA ulit, going to South Pacific, yung mga island dyan, no, Koolofa, Altea, marami yung Vanuatu. Yun, makikita nyo yung mga island of South Pacific. Then going to New Zealand to Australia. Yung mga routine pinagtakan. Yan, mga port yan. Then papunta rin ng Asia, yung Japan. Yan, just China, then papunta rin ng Thailand. Yan, marami mga meron pa din papunta dito sa Indonesia. Then also we have tour with my family diyan naman dito sa dito sa Singapore and Malaysia. Na-share ko rin sa inyo, and also from the Philippines yung sinisingit ko ito nga during pandemic, minsan nagbubukas yung nila matanggap ng mga tourists, same like in Baguio, Ilocos Norte, and here in Cavite. Kaya makikita nyo yung mga latest yun, mga some of them are latest vlogs. Pagka medyo nagkaka-time ako, may time na gumala, yung kinukuhan ako na rin ng picture and share it. So ito, medyo naka 2 years na tayo ng pandemic, siguro naman magbubukas na. Marami ngayon ng iba talagang vlogging ang ginagawa, talagang sharing the place, yung mga place na same like some foreigners stay here in the Philippines for more than 2 years during pandemic. Talagang ang ginawa lang nila, talagang mag-vlogs na lang ng mga place na mapupuntahan, and some foods na marami silang maganda rin na promoting our country, yung mga foreigner na nag-stay dito. So yan, makikita niyo yung nung April 22 naman, 2013, yung nakabalik ulit kami dyan, encourage din dyan, makikita niyo nga yung yung vicinity, yung what do you call this, yung shoreline ng shore ng Alghero. Kaya makikita nyo yung kadalasan na marker, yung parang lighthouse, small lighthouse ng so yan, makikita nyo sa kalayuan yan yung mga kabahayan niya.
Yan, makikita niyo yung pag-ano dyan, pagpasok yan sa malayo pa lang, makikita niyo na marami talagang ano, marami talagang mga sailboat na ano. Yan, yung marker niya, yung ano, small lighthouse na ano. Yan, marami nag-ano dyan, nag-speedboat, yung nag-ano dyan, relaxing. Tapos nagsiswimming. Maganda kasi yung place niya sa mga ano. Ayan, makikita niyo yung mga duck. Oh, daming ano. So, May 15, 2017, yan nga, nakabalik naman kami dyan. Yung Queen, ano naman, FTI Berlin. Yan naman yung, ano, during, ano nga, I stay na Queen, Queen na FTI Berlin. Yung nga, sinasabi ko, doon sa Porto, minsan nagdadak kami doon sa Porto Torres. Papunta dyan nung ano, pero ito yung ano, ano dyan, yan, naka-anchorage din kami dyan, papunta dyan sa ano, yung kikita nyo yung mga shot ko sa ano, yung puha sa shore nila, yan, makikita nyo yung halos kabahayan nila, kikita nyo mountainous din yung place niya, pero kadalasan karamihan nakatira dyan nasa shore siya, shoreside ng ano, karamihan naman dyan sa Italy, yan, makikita nyo, puro halos nasa shoreside yung ano, yung kabahayan halos sa paligid ng Italy, makikita nyo talagang some of them accessible sa mga ano talaga, sa mga ano talaga yung cruise ship na ano, kundi anchorage, kumisa may mga dockyard sila na pinagdadakan. Talagang pinag-prefer nila for tourism, talagang accessible sa lahat ng tourist na madaling puntahan. Kikita nyo yung ano, kasi makikita naman nyo yung map ng ano, ng Italy, yung nga, kikita nyo talagang lahat ng ano niya, talagang maraming ano port, same like in UK, sa UK ganun din, almost sa ano paligid ng ano hanggang from Southampton to Edinburgh hanggang sa ano papunta ng dito sa may ano ng Liverpool punta ng Ireland, yan, marami rin mga ano dyan na papasyalan. And also sa Australia, ganun din. Talagang dinidevelop nila talaga yung port nga talaga na ano, accessible sa mga ano nga, sa mga tourist, sa mga cruise ship na ano, madali siyang mapuntahan. Kasi by plane, talagang ano pa, marami pang hassle. Not like yan sa mga ano, sa mga tourist vessel nga talagang madali lang, wala nang not, ano, wala nang masyadong check up ng mga luggage, mga ano, kasi by their own lang na mapagkalubabas yung mga guest, talagang namamasyal. Not like when you are passing through what do you call this, yung yung airport, talagang maraming mga checkpoint na kailangan pandaanan yung mga luggage mo, mga ano. Not like there in ano nga, just sa mga ano, tong what do you call this, tong cruise ship, marami kang place na mapupuntahan, more than 5 cities or country na mapupuntahan nyo, lalo na dyan sa Europe, almost dikit-dikit yung ano, yung country nila dyan. Yeah, magkakadikit katulad dyan dito sa may Italy, France, tapos what do you call this, Spain, and the other side naman doon, marami rin yung gawing ano sa UK, sa mga ano, magkakalapit lang sila, tsaka hindi ka anong problema dyan sa ano, sa pag ano, yung cruise. Hindi katulad ng airport, talaga maraming hassle na ano,
Tsaka yan, maraming advantages and disadvantages din yung ano, pagka nasa cruise ka. Sometimes you stay only 8 hours in the port para ano, makapamuscles. Ano, sa bagay, okay na rin yun. Talagang mapupuntahan mo naman yung mga dapat puntahan na ano. Kasi meron naman silang shuttle bus and they know where the place is. Ano nga, yung talagang yung madalas puntahan ng mga tourist. So yung ano, karamihan talaga mga sailboat na ano, yung kuha dyan sa kalayuan ng ano, ng pag ano namin dyan sa ano, sa FTI Berlin. Kaya pabalik-balik naman kami dyan, nagdadala kami dyan, they bring some guests through the sewer and bring back to the ship. Yung ano, sometimes every 15 minutes, 30 minutes, yung ano ng ano, ang mga ano dyan, talagang ano talaga, balik-balik yung ano. Iba naman dyan, kabisa na lumalabas lang dyan na mga lunch time, yun. Iba talagang morning, kabisa kasi they have some excursion nga. Mapunta sa ibang lugar, sa medyo kalayuan. Pero yung iba naman, they stay only near the fort. Yan nga katulad niya, near the fort. Talagang may ikot mo dyan, pagka inikot mo na yung kabuuan yan, marami ka ng ano, makikitang magagandang place. Yung nga, comparing to our country nga, yung ano, dito sa Manila, ano nga, Manila Fort, pagka dito ka nag-dock, yan, punta ka dito sa, ano, Manila area, katulad ng Fort Santiago, Luneta, Ermita, yan yung mapupuntahan near the fort in Manila, and also Pasay. Then, ngayon, medyo accessible na rin yung, ano, papunta ng Tagaytay. Yan, medyo malapit-lapit na rin yun. They can ano nga, travel only 1.5 hours from Manila pagka naka-shuttle bus na rin na ano. Same like napupunta ka ng Paris from Civita, from ano nga, what port is this? Yung papunta doon na ano, almost 1.5 hours din yung papunta ng Paris. And also sa ano rin, sa gawing ano naman, Greece, yung Athens Greece, yung Pantheon, yun, medyo you spend about 30 minutes din by shuttle bus or taxi. Same like here in Manila, when you go to Quezon City, yan, ganun din, halos ano, kaya lang, yung nga medyo bihira rin yung ano, hindi rin sila gaano accessible sa mga ano, papunta ng Baguio. It was almost in the center of the island, Baguio, and ano, maraming ano, true north, and also sa gawing Bisaya and Mindanao. Maraming mga magagandang place din na mapupuntahan. Ano, dito gawing ano, what do you call this, may ano, sa isa pa rin pinagdadakan dito sa Olongapo, yun, marami silang ano, malapit na sa Bataan, tapos marami mga ano, kaya yung Olongapo yung talagang dinidevelop din nila sa mga beaches, sa mga ano, para sa mga tourist talaga yung ano, yung mga ano, ganun yung parang ano ngayon, ano, napapansin ko by my own observation, talagang dinidevelop nila yung ano talaga, yung fort. Here the fort, same like in ano nga, dito sa Barcelona, makikita niyo yung Barcelona, talagang continuous yung ano nila, ang what do you call this, ano, development ng ano, ng fort nila, saka ng mga tourist spot, talagang dire-develop nila, talagang expat nila. So sa mga ano naman dito sa ano, yung mga modern countries, same like Hong Kong, yeah, Singapore, Malaysia, dito sa New York, maraming ano, ngayon, and also dito sa ano, marami na rin mga modern
modern cities na inaano, also dito sa London. Yun, yun na, bihira, maliit lang yung ano, minsan nakapasok kami doon, maliit lang yung FBI Berlin. It was in the center of ano nga, vicinity. Not like yung Queen Mary 2, Queen Victoria. Yun, medyo hindi sila makakadak ng palapitan doon. They use shuttle bus or ano nga, para makapunta rin doon sa anong yun, doon sa London, sa one of the ano nga, one of the ano nga ng sa UK. Diyan naman sa Southampton, meron din naman silang pinupuntahan din diyan na ano, yung ano, what you, slate, ano, yung slates, ano yun, stone ba yun? Stone heads ba yun? Yung ano, I forget the name, stone heads, yung ano, it was near Southampton. Tapos yung ano, so yan, makikita nyo, kasama ako sa tender boat yung app. Kaya medyo na picture-picturean ko rin yung shoreline niya. Baga sa ano yung naka, ano, boat tour din ako. Nakakapag-tour din sa ano. So ito medyo patapos na ito sa mga ano nga dyan. Reminder lang naman sa mga ano. Gusto nyo mag-subscribe, don't forget to subscribe. Then like nyo na rin itong video and share to your friends. And also there's some notification bell. Don't forget to push that to notify you for some my ano nga newly uploaded video para ma ano ko yung maraming to be followed pa dito sa mga ano almost in the middle of my ano marami pang magagandang ano dito sa European country na alas tapos na itong ibang ano susulit na nga dito yung mga ano dito sa Spain, France hanggang papunta dun sa Germany, yan, Helsinki, Laikida, yan, marami pa, marami mga susunod pa na, ano, European country until papunta dun sa Norway, na maraming place din na napuntahan dun, mga, makikita nyo dun yung mga, yung poles, mga ano, diba? So, patapos na ito, thank you for watching na lang, and see you soon.